Back-to-back wins na ang Gilas Pilipinas Women's Under-16 team sa FIBA Under-16 Women's Asian Championship Division B matapos ang kanilang 144-22 victory kontra Maldives kagabi sa Amman, Jordan. Ang kabuang detalye sa ulat ni Daryl Oclares. Nagpapatuloy ang panalasa ng Gilas Pilipinas Under-16 Women's Team sa FIBA Under-16 Women's Asian Championship Division B ng kanilang tambakan ng Maldives kagabi 144-22 para maibulsa ang kanilang ikalawang sunod na panalo sa Group A. Binuksan ng Gilas ang laro sa pamamagitan ng isang 19-0 run para mabilis na makalayo kontra Maldives na nalimitahan lamang sa 5 puntos sa unang quarter. Mula noon ay mas lalo pang lumobo ang kalamangan ng national team na ginamit ang mahigpit na depensa para makapagtala ng 103 points mula sa 73 turnovers ng Maldives. 10 manlalaro ng Pilipinas ang nakapag-ambag ng double-digit figures sa laban na ito na pinangunahan ng double-double performance ni Sofia Canindo na 21 markers at 12 boards. Sa paniyam ng PTV Sports kay Head Coach Patrick Aquino, binigyan papuri niya si Assistant Coach Eileen Libornio na isa sa mga naging susi sa magandang laro na ipinapakita ng koponan ngayon sa Asian Basketball Tournament. I think it's very much appreciated what Coach Eileen is doing to the team. You know, I assigned her to lead this team, being me just at the backup role on the coaching part. You know, I think this also makes my coaching staff develop their experiences as a coach. And I'm just happy that Coach Aydin and Coach Juan Garcia is there to lead the team. And hopefully, with those experiences, it will be a great contribution for our national team. Ayon pa kay Aquino, malaki ang tiwala niya hindi lamang kay Libornio kundi sa kanyang mga coaching staff sa kaya nilang magabayan ng women's team na target na higitan ng kanilang third place finish noong nakarang taon at nakapasok sa Division A. I have faith in her and everything that, you know, I believe in what she's doing. I think the program not really giving her, the program that we're handling now is, you know, in great hands with coaches like Coach Aydin and Coach Juan. So hopefully it continues on. You know, I still believe that we need more coaches back home to develop all of these kids. Bukod sa panalo, naselyuhan na rin ng koponan ng kanilang pwesto sa semifinals bago pa man nila harapin ang host country na Jordan mamayang gabi. Daryl Oclares, PTV Sports.